Pumanaw na po kahapon ang veteran actor na si Roy Alvarez dahil sa cardiac arrest. Ama, kaanak at kaibigan ng yumaong Villa Quintana star nangungulila. May report si Aubrey Carabel. Sadyang di matatawaran ang pagganap ng isang Roy Alvarez, lalo na sa hit series na My Husband's Lover at umiiring afternoon drama na Villa Quintana kung saan tumatak ang kanyang mga eksena. Kahapon, pumanaw si Alvarez dahil sa cardiac arrest. Nakaburol sa Santuario de San Jose Chapel ang labi ng veteran actor. Kwento ng kanyang anak na si Miren, kumain pa raw ng tanghalian ng kanyang ama at maya-maya ay nakaramdam na raw ito ng pananakit ng dibdib. He told my mom that he was feeling some pain. He said it's acid. So my mom said, well, do you want to go to the doctor and have it checked? And he said, no, it's not my heart. He said, it's acid, I feel acid. So my mom said, okay, let me go get you medicines. Hindi naman daw masyadong ininda ng kanyang ama ang nararamdaman. Nakapanood pa nga raw ito ng episode ng Villa Quintana kung saan gumaganap siya bilang si Don Manolo Quintana. Namalayan nilang tila nakatulog habang nanonood ng TV si Roy. Pero nang puntahan ng apo at asawa si Alvarez upang gisingin, ay hindi na raw ito magising. We drove him to the hospital but they had tried to revive the heart and they gave him adrenaline and they did everything but they couldn't. He was a good man. Without a doubt, good man, maybe sometimes misunderstood, but very good man, all around. Dumalaw rin sa burol ni Alvarez ang kanyang manager na si Lolit Solis at ang nakasama niya sa GMA Soup no Unforgettable na si Pauline Luna. There was this one time na I was feeling depressed about something. Now of course, hindi ko naman sinasabi kahit kanino dun sa taping. He approached me. And then he said, I know and I can feel that you are going through something right now. And then he gave me an advice na right on the dot, dun sa dinadamdam ko that time. Naroon din si Chinchin Gutierrez, ang kasama ni Alvarez sa environmental group na alaga lahat, kung saan isa siya sa nagtatag. Naging gabay po siya sa aming lahat. And a true friend, no? To a life coach and teacher. Hindi lamang po tungkol sa craft, kundi sa aming pagkatao. A son of Mary, kita po natin na talagang naitakda sa kapiestahan ng mahal na birhen ng Lourdes. Our Lady of Lourdes feast day yesterday, that is when he was embraced by her mantle and presented to the Heavenly Father. Aubrey Carabel, Nakatutok, 24 Horas.